Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, and for today's vlog, nandito tayo sa Masaito Road, Bacoor, Cavite para sa isang home tour. Ang ating ipapakitang unit ay isang resale property. And this is the neighborhood. Malinis, maaliwalas, and 100% blood-free. Guaranteed, I can personally attest dahil dito lang ako nakatira. Tara, pasok tayo. Maayos pa yung gate, konting repaint lang. Sa harap, malaki yung kanyang garahe. Kasya dalawang SUV and may roof na din po doon sa may area na yon. Naka-tiles na rin po ang ating garahe, and on our right side, meron tayo ditong space pa sa harap na possible ka pang mag-extend just in case you will be needing extra livable space. Pero yung previous owner, parang ginamit niya tong dog house kasi meron ditong grills and dyan lang siguro nakalagay yung kanyang mga dog. So, ang ganda actually. Yung sa amin kasi na ganito, nilagyan namin ng pi tapos parang upuan. Tara, pasok tayo. Meron na rin tayo ditong screen door. And pagpasok is naka-open layout siya, living room dito sa side na ito, on my right side. Naka-brown tiles and naka-wallpaper just in case may extra budget, pwedeng ipa all white yung tiles tapos white yung wall. And on this side is the dining area, 6-seaters na table. Pwedeng-pwede, maluwag, malaki yung space and high ceiling na din po tayo. On this side is yung toilet and bath, tapos yung stairs. Meron tayo ditong sink sa kaliwa at saka cabinet. So this is the toilet and bath na nasa ibaba. Meron tayo ditong sink na just in case pwede mo siyang gawing coffee bar. Andito yung stairs. Ito yung sa amin na ganito namin. Pinalagyan namin ng pantry na cabinet. Yung sa kapitbahay ko, pinalagyan niya yan ng parang bookshelves. Kayo kung ano yung gusto nyo doon sa space na yon, pwedeng-pwede. Meron tayong isang bedroom sa ibaba. Possible ito gawing bedroom, office, or study area. Malaki yung space ha. Siguro kasya double bed, some cabinet, and table. Ang kagandahan yan, meron pa tayo ditong cabinet sa ilalim ng hagdan. Malaki pa to ha, spacious. Pwede mo na lang yan palagyan ng mga shelves just in case. Meron na rin tayo ditong lagayan ng window type na aircon. Maayos pa, and yung kisame niya maganda, puting-puti pa. Yung tiles niya, yung mga classic tiles, maayos na maayos pa yung tiles eh, pero nasa sayo just in case kasi alam ko uso yung white tiles, pwedeng-pwede mo na lang yan papalitan. Pero pwede mo pang sulitin eh kasi buong-buo pa talaga, wala kang chips and cracks. Dito sa likod, ito yung possible mong gawing dirty kitchen. Naka-waterproofing lang yung kabilang bahay. So, yung block na yon is sa kanilang side. Pwede mong iparepaint. Tapos, ito yung parking na naka-tiles. Maganda pa yung tiles. Buong-buo pa. Siguro, kailangan lang konting brush para malinis. Yung sa bubong naman, sa roofing sa itaas, wala pa siyang kalawang. Parang bago pa lang yung pagkakakabit niya. Maganda yung layout ng bahay, very practical, living room, dining room, may kwarto, tapos merong provision for service area sa likod. Ito yung stairs natin, maganda pa rin yung tiles niya ha.
Dito sa second floor, meron tayong 3 bedrooms and 1 toilet and bath. So, simulan natin dito sa bedroom number 1. This is the kids' bedroom. Usable as is, maganda pa yung pintura, maganda pa yung tiles. You can put in some single bed, cabinets, and study table. Merong lagayan ng aircon. And dito naman, tara lakad tayo. On my right side is another bedroom. Possible mo to i-convert ng walk-in closet just in case dalawang kwarto lang naman yung kailangan mo. Maganda yung mga bintana kasi malalaki. Walang ilaw na nakabukas pero maliwanag inside. And this is the toilet and bath. Nasa kaliwa ko. Konting paligo lang, usable at as is, pero kung gusto mong ipa-remake, ipa-modern, pwedeng-pwede, just in case may extra budget tayo. And this is the master's bedroom. Malaki si master's bedroom. Mataas din yung kanyang kisame, maganda at malalaki yung bintana. Kagandahan dito kay master's bedroom, meron tayong mini balcony and meron na rin dong tayo ditong space for walk-in closet, tapos tables and chairs just in case gusto lagyan ng computer for work, ganyan. Maganda, malaki kasi parang naka-separate naman yung closet and workspace mo eh. Tapos dito ka, pwede ka maglagay ng queen bed, malaki pa din siya. Meron na rin tayo ditong screen door and tara, labas tayo. Tingnan natin yung balcony. So, this is the mini balcony na possible mong ipa-extend sa harap. Ayan, malaking-malaki pa yung space. Pwede mo siya dyan ipalabas eh para just in case may roofing na din yung iyong parking. Yung ganito kung na-sold. Naka-extend yung harapan niya hanggang doon sagad. Tapos nakabuo yung balcony. Yan, one look again. Malaki yung ating master's bedroom. Kung i-compare natin to sa mga brand new na subdivision around, this one is bigger na po. Yung ating toilet and bath sa second floor, naka-Jack and Jill, kaya may access siya pa master's bedroom. Tapos may access din siya doon sa dalawang bedroom sa labas. This property is selling at 4.5 million pesos, lightly negotiable. Possible po siya for cash or combination of cash and financing. Kung magtitingin po kayo sa subdivision na malapit dito sa brand new, yung kanilang townhouse po na 50 square meters ay 4.5 million na din po. And kung ganito kalaki po yung bahay dito sa kabilang subdivision, mga nasa 8 million na po sa brand new. Tara, labas tayo and maganda yung location ng property kasi malapit ka dito sa open space at sa basketball court. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, I'm Sheila Veronilla, your friendly real estate broker. My blog is all about buying and selling of real property investment and anything in between. Kaya kung gusto mo ng ganitong content, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated. Thank you! This support na din po by clicking the like and the super thanks button. Pagkakumaliwa tayo dyan, meron na rin pong gate yung subdivision. Baya Buhay na Tubig po, Imus. And dito naman po sa kanan, pag dinerecho natin, meron tayo dyang papuntang Bacoor Boulevard and papuntang Shell Pag-asa. Either way, pwede kang dumaan. So kung dito ka makakakuha ng property, tatlo yung access roads mo palabas. Baya Buhay na Tubig, Baya Shell Pag-asa, Baya Bacoor Boulevard. Marami na rin po tayo ditong mga tricycles na dumadaan just in case gusto po natin mag-commute. Sobrang lapit lang and yung iba nga kung masipag tayong maglakad, walking distance na lang po sa atin. In here, kung nagtatrabaho ka sa Makati, kung nagtatrabaho ka sa Las Piñas, sa Alabang, sa Paranaque o sa Maynila,
pwedeng-pwede kang mag-uwian araw-araw dahil malapit lang yung subdivision sa lahat. And ito yung pinaka-main access road niya kung galing tayo ng Bacoor Boulevard. Ang landmark natin ay Contis. Mind you, yung ginagawa sa kanan ay SM Bacoor Boulevard at SNR. Kaya sobrang lapit na natin. Muna kinakailangan mag-travel ng malayo pa Ayala, pa MOA dahil meron ka ng sarili mo dito na talaga namang very accessible. So this is the Bacoor Boulevard. Hindi ko lang na-videohan, nakalimutan ko kasi yung palabas dito eh, pero short travel lang. Ito, dito merong dumada ang mga jeep papuntang Baclaran, merong mga van papunta ng PITX, Pasay Savemore, Loton, Pamakat. And kung palas Piñas ka, sobrang lapit mo lang dito via Prinsa Road. For viewing and inquiries, please direct messages at FB Messenger Sheila Medina Veronilla or contact us at Smart Viber 0908-893-4078, Globe 0917-842-7198. Thank you for watching and keep safe always. Bye!